Kumusta kayong lahat dyan, mga apo? At sa video nating ito ay sasagutin natin ang katanungan kung sino nga ba ang naging asawa ni Cain, ang panganay na anak ni Adan at Eva. Ito ang pinakatanong patungkol sa Biblia. Sino nga ba talaga ang asawa ni Cain? Alam naman natin na ang unang tao dito sa mundong ito ay walang iba kundi si Adan at Eva. At nagkaroon sila ng dalawang lalaking anak ayon sa Biblia. Yun ay sina Cain at Abel. Ang sabi nga dito sa Genesis chapter 4 verse 1 to 2, sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdadalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, "Nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh." Kaya Cain ang ipinangalan niya rito. At nasundan si Cain ng isa pang anak na lalaki at Abel naman ang ipinangalan niya dito. Ngayon, kung babasahin natin ang Genesis, wala tayong ibang makikita na binanggit na pangalan ng ibang mga tao o ibang anak ni Eva at Adan. Ang nakita lang natin dito na sinabi ng Bible ay si Cain at Abel. Pagkatapos patayin ni Cain si Abel, makikita natin na nagkaroon ng asawa si Cain. Ang sabi ng Genesis chapter 4 verse 17, sinipingan ni Cain ang kanyang asawa at nagdadalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalan ng Enoch. Hindi ito si Enoch, no, mga po, na isang propeta na naging kontrobersyal doon sa Biblia. Ngayon, kung titingnan natin, paano nangyari iyon? Saan nanggaling ang asawa ni Cain? Nakita naman natin na ang unang tao ay sina Eva at Adan at yung anak lang nila na sinasabi ng Bible ay sina Cain at Abel. Sino nga ba yung babae na naging asawa ni Cain? Ito yung teorya ng iba. Sinasabi nila na maaaring bukod ni Eva at Adan, mayroon ang unang nabuhay na mga tao. Sa teoryang ito, sinasabi nila na hindi sina Eva at Adan ang unang tao. Naniniwala yung iba na merong nang nilalang dito sa mundo bago pa sina Eva at Adan. Ang sinasabi nila na maaaring ang naging asawa ni Cain ay maaaring hindi nang galing kina Eva at Adan, kundi doon sa unang taong nilalang ng Diyos. Yun ang pinaniniwalaan ng iba. Pero may problema sa teorya na yan. Malinaw naman ang sinasabi ng Bible na ang unang tao dito sa mundong ito ay walang iba kundi sina Eva at Adan. Ang ibig sabihin na hindi pwede na merong naunang mga nilalang sa mundong ito na nilikha ng Diyos. Sinasabi nga dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45, ganito ang sinasabi sa kasulatan, ang unang tao si Adan ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. At ito naman ang sinasabi sa Genesis chapter 3 verse 20. Eva ang tawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng kasangkatauhan. Malinaw na si Adan ang unang tao, yun ang sinasabi ng Biblia. At si Eva naman ang ina ng sangkatauhan. Ibig sabihin, sa kanila nagmula ang lahat ng tao, wala nang iba. Hindi sa kung sino sa mga anghel o kaya sa mga unang nilalang dito sa mundong ito. Kung sila yung unang tao, sino kaya ang naging asawa ni Cain? Ang simpleng sagot na pwede nating ibigay dyan, pwede yung kanyang mga malapit na kamag-anak o kapamilya. May ilang biblical scholar ang naniniwala na pwedeng kapatid ang naging asawa niya. At naniniwala sila na hindi lang si Cain at Abel ang naging anak ni Eva at Adan. Maaaring hindi na itala dito sa Biblia ang mga naging anak ni Eva at Adan. Pero naniniwala sila na maraming anak si Eva at Adan at may mga naging kapatid na babae itong si Cain. Kung titingnan natin sa simula pa lang, panahon ng Genesis, makikita natin na matagal ang buhay at umabot ng halos 1,000 taon. Sa paniniwala ng mga eksperto sa Biblia, ay merong naging anak si Eva at Adan bukod din na Cain at Abel. At kung maalala ninyo na ang utos ng Panginoon kina Eva at Adan ay kailangan nilang magparami. Ang sabi nga dito sa Genesis chapter 1 verse 28, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig.
at kayo ang mamamahala nito. So kung yun ang utos ng Diyos kina Iba't Adan, hindi malimitahan sa dalawa o ilan lamang yung magiging anak nila. So ibig sabihin, marami yan. So posible na pagkatapos ni Kain at Abel, marami ang naging anak ni Iba't Adan dahil sa haba ng buhay noon. Ang sabi nga dito sa Genesis chapter 5 verse 4, nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. So ang tinutukoy dito ay si Adan. Almost 1,000 years siyang nabubuhay dito sa mundong ito at marami siyang naging anak. At yung mga anak niya, marami rin ang naging anak. At nagmultiply pa yan. At dito nagsimula ang pagdami ng mga tao. Ayon sa Jewish tradisyon, itong si Adan, nagkaroon siya ng 33 na anak na lalaki at 23 naman na anak na babae. Noong namatay si Adan, marami siyang naging mga anak at dumami na rin ang mga tao dito sa mundo. Sa dami ng mga taong iyon, posibleng isa doon yung naging asawa ni Kain. Pwede yung kanyang kapatid, pinsan o yung malapit na kamag-anak niya. Tandaan natin na sa mga panahong iyon, kakasimula pa lamang ng mga tao at walang ibang choice para magparami ang tao. Yun lang ang pwedeng gawin. Naggaling sa pamilya yung asawa para dumami sila. Malinaw na ang sabi ng Bible na ang unang tao ay sina Iba't Adan. So doon lang tayo magfo-focus, hindi tayo pwedeng magdagdag ng ibang information. At sa pamamagitan doon, makikita natin na ang pinakamalapit na sagot dito na ang naging asawa ni Kain ay yung kanyang kapatid o sinumang malapit na kamag-anak niya. Katulad din ni Abraham, ang naging asawa ni Abraham ay half-sister niya. Ibig sabihin na malapit niyang kamag-anak. Ang sabi nga dito sa Genesis chapter 20 verse 12, ang totoo'y kapatid ko siya sa ama at napapangasawa ko siya. So noong panahon na nagpaparami pa yung mga tao, noong panahon ni Adan, ni Noah at ni Abraham, okay pa na mag-aasawa ang magkakamag-anak. Pero noong panahon ni Moises, yung pumasok na yung law o batas, doon na pinagbawal ang makikipagrelasyon o maging asawa mo yung malapit mong kamag-anak. So bawal na noong panahon ni Moises, yung tinatawag nating Moses Law. Ang sabi nga dito sa Leviticus chapter 18 verse 9, huwag kayong makikipagtalik sa inyong kapatid na babae, maging siya'y anak ng inyong ama o ng inyong ina, ipinanganak man siya sa inyong lupain o sa ibang bayan. Kinundi na dito ang pakikipagtalik sa magkakapatid o magkakamag-anak para maproteksyonan ang kalusugan ng bansa, pati na rin yung pamilya. At kung titingnan natin, bukod ni Iba't Adan, noong panahon din ni Noah, pagkatapos ng baha, yung mga magkakamag-anak nila, sila-sila rin ang nagsisimulang magparami ng tao, since maraming tao na namamatay pagkatapos ng baha. Tulad nga ng sinabi ko kanina, na pinakasalan ni Abraham ang kanyang kapatid na babae. Pinakasalan din ni Isaac si Rebecca, anak ng pinsan niyang si Betuel. Pinakasalan din ni Jacob ang kanyang mga pinsan na sina Leah at Rachel. So malinaw naman na hindi pinagbabawal ng Biblia na mag-aasawa yung malapit na kamag-anak hanggang sa panahon ni Moises. Kaya ang pinakamalapit na sagot natin dyan na kung sino nga ba ang naging asawa ni Kain, maaaring yan ay ang malapit niyang kamag-anak. Bagamat walang sinasabi ang Biblia sa detalyadong sagot sa kung sino nga ba ang naging asawa ni Kain, pero ito ay binasin natin ayon sa mga eksperto at ayon na rin sa mga tradisyon at kung ano ang sinasabi ng Biblia. At maraming salamat sa inyong oras at panonood, mga apo. Marami pa tayong tatalakaying istorya sa Biblia, kaya sana ay subaybayan ninyo ang channel ng inyong lolo. Like, share and subscribe, mga apo, at maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all. Bye-bye!